Wow, what's up, mga kahabi? Ito muli ang inyong Wilder the Hobbyist. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga usaping pang-politika. May mga panauhin po ako. Imported po ito, mato. Galing-galing ibang-ibang lugar po. Okay. Isasalaysay po nila noon at ngayon, nung panahon ni Apo Marcos. Ayan po. Ayan po sila, mga kahabi, ha? Oh. Ayan po si Tate Erning. Ako po, si Erning Cruz, na Tigaurion, Bataan. Tigaurion, Bataan po ako. Ako po ngayon, ang edad ko ay mag-66 na ako. Masyak mo muna para sumasarap. Noong panahon ni Marcos. Solid po. Ha? Ay talagang napakaganda. Unang-una, noon tahimik kami. Kami, lumalakad kami noon, papunta kami po, ako po ay magdaragat. Bago kami lumabas ng bahay sa gabi, kami po ay may ilaw. Bakit po kami may ilaw? Nahulugan lang po na kami ay may pupuntahang importante. O yan. Yan po noon po, kapag ka ikaw ay nahuling lasing, sa amin po doon ay mayroong mga pinagawa ng aming mayor na mahawla-hawla. Lahat ng lalasing-lasing ng gugulo, doon sila pinapasok. Pag nahuli ka sa karpyo, matigas ang ulo mo. Sa munisipyo, ang iyong diretsyo. Yan, ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo noong panahon ni Marcos yan. Ha? At si Imelda Marcos, kailangan ang buong Oriyong Bataan ay iboto si Bongbong. Anong dahilan? Bakit sinabi ko yun? Ang Bataan Zone sa Maribilis, ha? Napakaraming tao ang nagtrabaho dyan. Bisaya, Bicol, kung saan-saan nasyon. Diyan sila nagtrabaho. Kahit ipagtanong ninyo, pag magsinungaling, ako ang kalaban nila, patutuhanan ko yan. Ako, tigaw yun ako. Ha? Lahat dyan, ang Bataan Zone, yung Bataan Zone, ha? Napakaraming trabaho. At ang dam sa Maribilis, ha? Sa Maribilis, yung nagtagawa na yan? Marcos yan. Ano ni Marcos? Imelda yan. Project ni Imelda yan, yung Bataan Zone. Ha? Napakarami dyan na pagawaan. O, yan lang masasabi ko, ha? Sa inyo, ako tigaw rin ako. Kailangan ang mga tigabataan o riyong mataan, dapat yan ay Marcos. Hala ngayon, solid kayo. Kung hindi, si Milda, wala kayong tubig dyan. Sa Maribilis na yan. Kaya na yung hindi yan ang anuin mo, buhay-buhay mo. Ay, hindi nga, sinasabi ko lang, yung mga nagawa. Ng Marcos. Buhay naman yan, buhay yun. Ay, hindi nga. Ang buhay, tayo na sa abroad ng lahat. Ano kayo, hindi na natin alam yun. Nung araw. Kay Marcos nga yan. Nung araw. Hindi ka kay Marcos nga yan. Nagulay, nung araw. Nagulay. Yung mga pagkain noon. Sus, Mario, si Bo, magkano lang ang bigas noon kay Marcos? Apat na piso? Dalawang piso? Nakakabili ka na? Tapos, nung ikaw nga ako, mag-abroad na ako noon, binanatan nila ang ano na ang gobyerno. Bakit ang galonggong ay 7 piso na? Nagre-reklamo sila. Anong pumunta kay Kore? Magkano? 15 pesos na duble. Ay putang ina eh. Bakit nga ba? Ay nakaw. Ay sabi, nung simula akong mag-abroad, tandaan niyan. Parang sinin niyo to ha. 6 na piso ang dollar. Hanggang dumating ka maki Mark. 1981. 6 na piso ang dollar. Ayun, nung kay Kore na, magkano na? Si Ramos na lang. Tapos, bakit ngayon si Ramos na hindi lumitaw? Hoy Ramos! Si Boy Binta! Lumabas ka ngayon! Ay sumising nga si Rilly ngayon humihinan ng tawad. Eh, bakit ikaw natatago pa? Ay lumitaw ka ngayon, paliwanag mo ang mga rally dyan sa... nung si Marcos ay... kinananin nyo na ikaw ay alang amin. People's power. Binintay nyo si Marcos. Loko kayo. Iniwan nyo. Ngayon, nasaan ka ngayon? Paliwanag mo ngayon. Si Kore, patay na.
Ikaw ang nagpaliwanag, ikaw ang karak ni Marcos noon. Kayo ang mga walang ya. Okay, ninanam. Pati yung pagawa ng bakal natin na puta, bininta mo, loko ka. Okay, ninanam. Lumabas kayo ngayon. Ipaliwanag ninyo ngayon sa tao yung mga ginawa ninyo. Tapos ngayon, hahabon ng kanyang anak, kukontrahin pa ninyo. Loko kayo. Huwag niyong kontrahin si Bongbong. Dahil ang mga Marcos, maganda ang ginawa niyan sa bayan. May nakikita. Oo. Kita niyo nga. Hoy, kayo ha. Sino nagpagawa ng mga highway na yan, yung mga daan na yan? Buong Pilipinas, sa amin noon, ang daan sa amin noon, espalto pa lamang, bako-bako. Sino nagpagawa na yan? Si Marcos, lahat yan, espaltado lahat. Buong Pilipinas. O, tandaan niyo yan. Ako, kapag, kung sino kukontra sa akin, ay siya, magkakausap tayo. Ay, pisting niya ba? Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Ang Marcos, walang ginawang masama yan. Kung sumira man sa kanila, yung kanilang mga kumukontra sa kanila na gusto rin humawak ng politikang ganyan. Uy, kaya kayo, pag hindi niyo binulto si Marcos, ay nako, wala kayong mga utang na loob. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Oh, ayan lang. Hanggang dyan lang muna tayo. So, susunod pa ulit. Marami pa akong niyaro sa inyo. Marami pa akong... Kukwento. Yung retired na yan. Sa retired. Diyan tayo mag... Sa second part. Retired. Sa retired na yan. Retired. Binibitin mo yung... Oh, sa retired. Nagtatakat kami noon. Mayroon akong nakita. Ha? Kami, hindi lang ako, kaming nakita, magdadagat. Mayroong isang helicopter na sa tapat ng Limay. Limay. Kumukuha ng sampol ng tubig. Sa susunod na lang po yan. Ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng rigtide sa Manila Bay. Paliliwanag ko sa inyo yan. Okay, sa susunod. Sherning Cross ng Orion Bataan. Pinanganak ako sa Lati, Orion Bataan. Ang inyong lingkod. Lahat kayo, marami kayong maalamanan sa akin tungkol dyan. O, magbabayan lang po tayo. Ayan mga kabe, narinig ko po yung saloobin ni Tate Ernie. Yan po yung kanyang naranasan nung siya ay... nung panahon ni Apo Marcos po. Yan po yung mga narinig natin. Mga salita. Naway, maintindihan niyo po ng mabuti. Ha, mga kahabi? Mula po dito ulit. Ito ang inyong Wilder the Hobbyist. Sulit, BBM. Roma, Italia.